Hello, hello everyone! This is Leia again from Leia Boykay Channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please bell the bell button. Yung pong all na para every time na mag-upload po ako ay updated kayo sa mga ibabahagi ko sa inyo. Lalo na doon sa may mga suliranin sa kanilang mga love affair or mag-asawa. So, ang lahat ng ito ay para lamang doon sa hangarin natin ng maganda. Gamitin natin ang lahat ng ito sa magandang pamamaraan. So, anyway, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat saan man kayo naroroon. Bago ko simulan ang ritual na ito, gusto ko munang mag-disclaimer. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Malaya po kayong mamili ng mga videos na nais nyong panoorin at pakinggan. Kung ayaw nyo ang videong ito ay mag-exit po na lamang kayo. Malayang malaya nyo pong gawin yan. And anyway, bago ang lahat, shout out loud to my friend Merlinda Pitolan from Dumaguete City. Sis, kumusta ka na? Thank you so much for your love and support. And ang ritual na ibabahagi ko sa inyo para doon sa mga mag-asawa na mayroong kisuspitsam nyo man yan or talagang beripikado nyo na may third party o may ibang nilalang sa puso niya na gumugulo sa inyong pagsasama or sa inyong relasyon, ito ang para sa inyo. So, gawin mo ito sa jowa o asawa mo kung may ibang karelasyon. Ang pinaka-popular dyan na tawag ay kabit or third party. Gawin mo ito sa kanya para pabalisain natin siya at maging aligaga siya lagi kahit nandoon siya sa kanyang kabit or karelasyon, pero ang isipan niya at ang damdamin niya ay nababalisa. Bakit ganito ang nararamdaman ko? So, kahit magkasama sila, may gumugulo sa kanyang isipan. So, gawin mo ito sa kanya, gawin natin sa magandang hangarin. Of course, huwag natin gagawin na naisin natin na kung anuman ang mangyaring hindi maganda, na bagkos nais po lamang natin na maging maayos ang ating samahan at bumalik sa dati ang kanyang pagmamahal at iwanan niya yung kanyang third party. So, anyway, ang mga kailangan natin ay makukuha mo lamang to sa loob ng bahay. Simpleng-simple. Kung meron kayong mga book about sa God, kahit ano pong klaseng book, basta sa about sa God, ay yun po ang inyong gagamitin. And kandilang puti, and papel, isulat yung pangalan ng asawa mo or jowa mo at yung kanyang third party. So, mas malamang na kailangan alam mo ang kanyang name. So, may isang tayong dahon ng laurel. Kahit po maliit dito or may mga sira, pwede po yan. Wala kayong ilalagay dito. And may ganito kayo, pwede po yung baso, basta clear lang yung wala na siyang design. And lagyan nyo siya ng tubig. Ang gamit natin ito by the end of na itong ginagawa natin. Pang pitong araw ito natin magagamit. So, sundan lang ang videong ito hanggang matapos kung paano natin ito gagawin. So, gagawin mo ito upang pabalisain natin ang ating minamahal na nagkaroon ng ibang pag-ibig sa ibang nilalang. So, third party or kabit or ibang kasintahan. Jowa mo na siya pero may iba pa pala. Pero dahil mahal mo yan, gagawin natin ito. Pero sa magandang pamamaraan lang po. Parang konsensya di amor ang mangyayari. So, gawin natin, umpisahan natin ito sa araw ng Martes. Ang sabi ko nga ay magagawa natin ito within 7 days. So, kung Martes, pwede rin yung simula ng Friday. Kahit ano pong oras, basta wag lang papatak ng hating gabi na mag-aagaw na yung panibagong araw at ang pitsa. So, Martes or Biyernes or kung matapat nyo ang kabilugan ng buwan, mas maganda. Pero kung hindi nyo mahihintay,
simulan nyo ng Martes or Biyernes. Matatapos yan ng 7 days, so sunod-sunod na araw po yan. At ang lahat ng ating mga gagamitin ay siyempreng gagamitin mo sa loob ng 7 araw. Hindi nyo na kailangan mag-prepare pa ng panibago uli and yun naman ang gagamitin yung bago. Hindi po. Pagkatapos ng unang araw, ay itatabi nyo lamang ito. So, ano ang gagawin yan sa unang araw nyo? Taimtim, isa puso, at kailangan ma-feel nyo ang inyong ginagawa. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ay simulan na natin. Kung hindi naman, ay ipagpaliban nyo na po muna itong paggawa nito kung kailan ready na ang inyong sarili, saka nyo ito gagawin. So, pinakita ko na sa inyo kung ano yung ating mga gagamitin. May kandila, may papel, may dahon ng laurel, at itong tubig or baso pwede nyong gamitin, or book na sagad yung rosary. Meron naman yan, mura lang, mabibili. Yung pang-araw-araw natin na ginagamit, pwede po yan. Basta about sagad. Ang kandila ay sisindihan mo tuwing gagawin mo ito. And sa unang araw, ito nakasulat ang pangalan ninyang asawa mo na may kalaguyo or ang inyong jowa na may iba. Nakasulat dyan, ibig sabihin kailangan nyo ang pangalan nung jowa niya or ng kabit niya. Pagkatapos ninyo masulat, bago mo simulan, ay bubuklatin mo ang book at gumanyang ka yan, at kung saan nyo kailangan or gusto na ipit, halimbawa ganyan, tapos ilagay nyo na lang. Huwag kayong mamimili, basta ilagay nyo na lang yan na ganyan. And ito ay lagi nyong gagamitin tuwing pagsapit ng pangsunod na araw na gagawin nyo ito. So nandyan lang yan, yung book na yan, at yung kandila ay isisindihan yan tuwing araw-araw na gagawin nyo ito. Pagkatapos ng unang araw nyo na nagawa, yung kanyang kandila na tinunaw dito ay ibuhos mo dito sa tubig na ito. And pagkatapos nyo namang gawin, syempre papatayin mo yan and itatabi mo lang siya and pagsamasamahin mo. So anong gagawin? Taimtim mong banggitin ang pangalan nilang dalawa nang nakapikit ang iyong mata at pabulong lang ang mga iyon, at magdasal ka, Ama namin, sumasalangit ka, sana ay dinggin mo, Panginoon, na ang aking asawa si ganito at ang kanyang kalaguyo na si ganito ay magising sa katotohanan. Yung mga ganun pong dasal na parang sarili mo lang dinasal, or magdasal ka after that ng Our Father or Ama namin. And pagkatapos niyan, humiling ka ng iyong gusto, yung eksakto lamang na nais mong mangyari. Of course, nanaisin ba natin na hindi maayos? Of course, lahat ng hilingin natin ay maayos ang ating pamilya. So, pagkatapos ng unang araw, tulad ng sinabi ko, hipan mo lang yung kandila at ibuhos mo sa tubig na ito yung kanyang natunaw na kandila. And di natapos sa unang araw, itabi mo lang to pag samasamahin mo, and kinabukasan, ito na uli. Ganon uli, banggitin mo ang kanilang pangalan at magdasal ka and humiling ka. Marami mas maganda, at hilingin mo yung eksaktong nais mong mangyari. Diringgin ka ng Panginoon. So, pagkatapos ng pampitong araw naman, yung pangtapos na talaga dito sa ginagawa natin, ganun uli ang gagawin mo. Magdasal ka, banggitin mo kanyang pangalan at humiling ka. And pagkatapos nun, hanapin mo na sa pamamagitan ng pagganyan din, hanapin mo na yung kanyang itong inipit natin dito, at ito ay sisindihan mo sa kandila din ito, at ang kanyang magiging abo ay ilalagay mo dito sa tubig, at huwag kalimutan na ang natunaw nitong kandila na to ay ibuhos mo na din dito kasama nung naging abo nitong
sinunog natin na kanilang pangalan at yung dahon ng laurel. Mag-ingat lamang po kayo. At dito nyo to dodoryogin, yung nasunog niya. Initin nyo lang to, or bahala na kayo kung paano nyo gagawin yung pag-sunog nito na maging pino-pino siya, na ilagay nyo dito. At yung kamay nyo, siyempre madudumihan yan. Dito nyo na rin hugasan sa tubig na ito. And pagkatapos nyong gawin yan, lumabas kayo ng bahay nyo. Diba may pintuan, yung pinaka-main door nyo. Pinaka-main door ng bahay nyo, ibuhos mo doon. Huwag patapunan na itatapon na isasaboy. Basta ibuhos mo doon sa may pintuan. Sa mga nakatira naman sa malayo, yung mga walang door, maghanap kayo, basta't lumabas kayo sa bahay or nasa third floor kayo or kung saan man kayo, maghanap kayo doon sa labas ng bahay noon na pwede nyong ibuhos ng 7 beses. Magkakahiwalay, kung walang door ha, magkakahiwalay sa 7 lugar sa labas ng bahay, doon nyo ibuhos. Ito'y para lamang doon sa malayong bansa, nakabase, ganun po ang gagawin nyo. Pero kung nasa sarili kayong bahay, pinaka the best ay sa pintuan. Pabuhos nyo lang na gagawin. So ayan, mga kababayan ko, doon sa mga namong problema dahil may kulasisi ang kanilang mahal sa buhay or ang kanilang katrato ba yan or boyfriend, girlfriend, ito ang para sa inyo. So I hope na masundan nyo ng maayos at sunod-sunod, at tandaan na kapag binigyan tayo ng Panginoon ng isang problema, may katapat po yung solusyon. Huwag tayong patatalos kung ano man ang problema na ibinigay sa atin. Bagkus ay maging positibo tayo, mga lalo na kapwa ko, girls, magpaganda kayo. Hindi nyo alam, pasimple pa lang sumisipat-sipat ang inyong mister at napapansin niya ang pagbabago sa iyo. So, magkilay ka, mag-lip shiner ka na kumintab-kintab yan. Okay na po yan. Hindi na kailangan mga branded-branded na yan na ilalagay mo sa mukha mo para gumanda ka. And bumili ka dyan sa okay-okay ng mga damit. Wala pong masama kung dyan tayo bibili. Marami tayong mapipili na yung lalapat sa ating katawan. So para gumanda po tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng sumusubaybay sa aking mga ibinabahagi sa inyo. Anyway, this is Leia again from Leia Boykay Channel. I hope you watch it until the end. Thank you again. Sis Merlinda Pitulan. Take care of yourself. Thank you. Thank you, everyone.